So, ang kwento natin ngayong araw involves a hugely popular idol named Chris Wu, o si Wu Yifan. Ngayon, trigger warning lang para sa mga nanonood sa atin kasi this is a true crime story and he did something na you wouldn't expect from an idol. Ngayon, alam ko marami mga away sa akin for telling this story. Nakita ko yung comment sa isang article na talagang, sadly, marami pa rin talaga yung mga victim blamers or mga blind followers, no? Kahit na nakaharap na sa kanila lahat ng katotohanan. Yes, medyo galit ako. And honestly, I'm sorry for using this word, but sobrang stupid and inhuman po na nagsaside tayo sa mga taong hindi ka nais-nais, especially if there's proof na sa mga bagay-bagay na sinasabi tungkol sa kanila, di ba? Ayun lang na, ma'am. Anyways, may 500 pesos GCash giveaway tayo. Mag-like, subscribe, and notification bell lang kayo. At sagutin yung question of the day sa dulo ng video na to. Personally, I am saddened dahil back in college, I was a huge EXO fan. Pero disclaimer lang din, I think it's important to say na EXO has nothing to do with what Chris Wood did. Okay? Wala silang kinalaman doon. Anyways, ang kwentong ito ay patunay na maraming umaabuso dun sa kapangyarihan o kasikatan ng mga taong malalaki. Kagaya nito si Chris Wu. So, itong si Chris Wu, sinentensyahan siya ng 13 years na pagkakakulong sa korte sa Beijing. Beijing, okay. July 31, ito yung mga pangyayari ha, na-detain si Chris Wu. Dahil inakusahan siya ng pag-abuso sa isang 19-year-old na student na si Du Meizhu. Sana tama ang pagkakabanggit ko po. Sabi nitong si Du Meizhu, pinilit daw siyang uminom hanggang sa mawalan siya ng malay. Is this story familiar to you? Familiar ba kayo sa ganyang mga kwento? Ang common kasi talaga na ganyan na pinipilit uminom hanggang sa mag-pass out. Ganyan yung usual stories talaga. May pattern talaga, te. May pattern talaga yung mga ganitong tao. Sabi nitong si Du Meizhu, no, marami pa daw biktima bukod sa kanya. At ilan sa mga yan ay minor. Ayun yung nakakalungkot na parte. Ayun yung nakakalungkot. Di ba, sikat ka na. Ang dayong na-achieve sa buhay mo, dayong pera, tapos makakagawa ka pa ng mga ganito mga bagay. Nakakalungkot yung ganun, te. So, ayun na, pinaimbestigahan siya. Habang umaandar yung investigasyon, may mga lumabas ulit, no? May mga tao na nagkiklaim na ginawa din ni Chris Wu yung mga ginawa niya kay Du Meizhu. Kagaya na lang nitong isang taga-US, no? Kiniklaim niya na ginawa rin sa kanya. After sa US, meron ding isa sa China, no? Na kinausap daw gamit yung WeChat. Wala akong WeChat, so di ako masyado pamilyar sa WeChat. Tapos daw nung after daw nung second na ano nila, na meet up nila, ginawa na raw. Ayun. Nakakalungkot at nakakatakot yung ganung mga bagay, di ba? Sa mata natin, pag idol natin talaga mga anghel, di ba? Tapos pag ganun in real life. Sabi nga nila, no, do not meet your idols kasi marami talaga madi-disappoint. Do not meet your heroes. Heroes ba o idols? Hindi ko alam. Anyways, pag-usapan natin yung pattern. May pattern talaga yung ganyang mga bagay. Pattern talaga yan ng mga sexual predators. Yun talaga yung isa sa mga pinaka-common, yung dinadrug or nilalasing. Nakita rin natin yan kay Jeffrey Dahmer, di ba? Nakita rin natin yan sa kanya dun sa palabas. And bravely enough, no, we thank these people for standing up. Pero alam ko marami pa rin hindi nag-i-stand up. And that's understandable. Maraming natatakot kasi lalo na kung mas malaki yung tao kaysa sayo na mas sikat, mas mapera. Understandable na nakakatakot. Pero hanggang kaya natin mag-stand up tayo sa ganyang mga klase ng tao. So kinulong siya, te! Ayan na! November 25 daw, nung sentensyahan siya nung 13 years, for two different offenses pala, dalawang magkaiba na offense. Una, napatunayan siyang guilty for taking advantage of three women. November to December daw ito, 2020, sa bahay niya mismo. Kalagitnaan ng pandemic. Imagine mo, kalagitnaan ng pandemic. Hindi pa pala ito yung mga nag-stand up, di ba? Mahirap din kasing patunayan yung ganitong mga allegations dahil mahirap magbigay ng mga ebidensya and kung ano-ano pa, mga ganun mga bagay. Hindi na ako mag-go into details dahil hindi naman ako lawyer. Pero mahirap talaga. Oh, pangalawa, ito na loka ako. 10 months for crime of assembling a crowd to engage in sexual promiscuity. Bawal pala sa orgy. Hindi ako nagkakamali. Pero ayun, ginawa niya rin daw po yun. So after
after 13 years daw, no, etong si Chris Wu, ang tagal doon, 13 years. I-deport siya sa Canada dahil hindi naman pala talaga siya. Doon pala talaga siya sa Canada lumaki. So i-deport siya after niya i-serve yung time niya na 13 years. Bukod pa doon, pinagbabayad din siya ng 600 million yuan for tax-related offenses. Tingnan natin kung ilan yun in dollars. Hindi ko na-search. Lagay natin dyan. Pero mukhang malaking pera to, no? So, eto na! This is where I'm pissed off the most. Kasi nakikita ko yung comment talaga, no? At marami pa rin talagang nagtatanggol sa mga offenders na kagaya nito. Yun talaga by default ang nararamdaman ng mga tao, especially if idol nila. May nabasa pa ako isang comment, busit na busit talaga ako. I'm so sorry talaga. Sabi, stay strong po. Stay strong sa alin? Sa ginawa mong kabalbalan sa tao, dapat sinasabi natin yan sa mga biktima dahil hindi siya yung biktima mo, obviously. Diba? Although, masaya naman ako kasi maraming fans talaga man hindi bulag. Ako, sobrang ang lalang fan ko ng EXO talaga, ano. Sila talaga, sobrang nalungkot ako nung natanggal sila. Pero hindi tayo magbubulag-bulagan. Ang gumawa ng mali ay gumawa ng mali at kailangan natin yung kutsain. Dahil hindi yan magbabago kung hindi natin papansinin, mga ate. Hindi yan pangingialam. Hindi yan pakikiepal. Kailangan natin gawin yan para hindi na sila maulit-ulit. Marami nagsasabi na deserve niya yan kahit pa idol nila si Chris Wu. Isa ako doon, deserve. Kailangan talaga, parang kulang pa kasi diba ang dami pang nag-stand up na hindi pa nahahatulan. Ibang babae ata yung tatlong yon. So ayun na nga, nakakalungkot doon na ang dami mga tao na umaabuso sa kapangyarihan nila, sa pera nila, sa kasikatan nila. At ang nakakasyak talaga doon is idol natin. Hindi talaga natin iisipin na ganoon. Sa utak natin, ay siguro ang bait nito pag nakausap ko to. Ay, ganyan. Hindi natin alam na parang ano na pala, di ba? Kontrabidang vibes talaga na gumagawa ng ganun mga kalokohan. Yung akala mong idol dito, krimen talaga! Krimen! Krimen talaga! Hindi to basta-bastang story lang, hindi to fictional, totoong buhay to, nangyayari. Ang pinaka, ano ko dito talaga, may palabas na si Paolo Avellino. Si Paolo Avellino, ginagampanan niya yung sarili niya. Paolo Avellino rin yung pangalan niya, no? Pero fictional Paolo Avellino siya, no? So may fan siya na inaabuso niya dun sa palabas na, I think 2020 na MMFF to, kung hindi ako nagkakamali. Napakaganda. Which brings us back dun sa sinabi ko, don't meet your heroes, don't meet your idols. Kasi ganun talaga in real life. Siguro, kung makita nyo rin ako, may ganun din. Pero kasi iba talaga yung, miski sa mga shota natin, mga nililigawan natin, di ba? Iba yung iniisip natin na kung ano sila, sa kung ano talaga sila, pag nakita na natin sila. May pagkakaiba talaga. Ganun. So, para tapusin natin yung video na to, no, tatanungin ko kayong lahat para sa 500 Gcash giveaway, ha? Bakit sa tingin mo, marami nagtatanggol sa mga idol nila kahit na napatunayang mali sila o may nagawa sila na hindi kapatawad-tawad? I-comment mo yan sa ilalim. So yun lamang pong video natin para sa araw na to. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe para sa mga kwentong kagaya pa nito. Ito si Claro III, nagpapaalam.